Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayong gabi, yung pag-uusapan natin ay tungkol sa pagpapaganda ng mukha natin. So, before anything else, please don't forget to click the like button and then subscribe and share my video. So, alam ko naman guys na medyo familiar na po kayo about skin reborn. So, I know na marami na po yung gumagamit nito sa inyo. So, sa akin po, kaka-start ko pa lang na gagamitin to. So, meron po, bumili po ako ng ng isang box nito. So, yung bili ko po is 280 pesos lang. So, sa 280 pesos mo, may kasama na siyang sabon, isang facial solution, tapos sunblock cream, and then rejuvenating cream. So, yung gagamitin natin ngayon is yung pang night. Oh, so yung anyway, explain ko muna sa inyo kung paano siya gagamitin yung day cream. So, yung day cream po, yung paggamit nito is first hindi ko alam kung sa iba ganun din, pero ako kasi gumagamit po ako ng ice cube para hindi siya mahapde. Kasi usually, pag nasa 3, 4, 5 days na siya, yung paggamit mo, medyo mahapde na yung face mo. Or yung iba kasi namumula, depende po sa skin natin. Yung first na ginagawa ko is, nanghihilamos muna ako ng pisngi ko. And then after that, maglalagay po ako ng ice cube para medyo hindi siya hapde. And then, that's the time na po nang maglagay po ako ng day cream natin. Ito po. Kung makikita nyo yung day cream natin. So, ito po yung nilalagay ko. Yung laman po nito is ito po. Yung sunblock cream. Ayan po. So, kung lalabas po kayo ng bahay, kung gusto nyo mag-powder or maglagay ng anything sa face nyo, pwede naman siya. So, lang kayo, mag-powder or mag-light makeup, pwede naman siya. Pero ngayon kasi, kung lalabas ako ng bahay, hindi, especially nag-peel off na siya, hindi ako nagpa-powder or ano, kasi parang, ewan ko, parang napapangitan po ako eh, kasi merong maraming ano sa mukha ko, yung parang nag-peel off na mga skin. So, ayoko ng ganon. So, anyway po, sa night cream natin, yung kailangan nating unang ilagay is eto, yung facial solution natin. Yan, facial solution. And then after that, lagay na natin yung rejuvenating cream natin, yung whitening and moisturizer. Eto po siya. By the way guys, yung sabon, ako kasi yung tekniko dito is hindi ko siya inuubos gamitin na buo kasi madali siyang matunaw. So, hinahati ko siya sa tatlo. Kasi yung isang half nun, ginagamit ko siya sa body ko. So, pwede naman yon. So, anyway, magsa-start na po tayo. Magkailangan natin ng cotton na. So, maglagay tayo sa cotton ng facial solution. So, kakagamit ko pala ngayon, ilang days pa lang ako. So, kailangan huwag pabalik-balik. Para yung dumi po, is hindi rin siya pabalik-balik sa mukha natin. Isang stroke lang po yung paggamit. Ayan. Isang stroke lang siya para hindi pabalik-balik yung dumi sa ating face. Ayan po. And then, after nito, after na paglagay natin ito, gagamit na tayo ng yung cream. So, after mo maglagay, ako, pinapastay ko siya. Kailangan mo siya pastay ng mga 15 minutes para maabsorb ng skin mo yung facial solution deep cleaner natin. So guys, after 15 minutes, pwede na tayong maglagay ng
Rejuvenating Cream. So, lagay mo lang siya dito. Ngayon lang ako. Ano, tagyawat eh. Pat-pat mo lang siya. Ayan. Konti lang naman yung ilalagay mo and then you rub mo. Ako sanay kasi ako maglagay una sa ano, sa pisngi. Yung iba, 'di ba, sa ano, sa forehead nila una rin nilagay. Ako always kasi sa pisngi parate. Ayan, guys. Ayan. By the way guys, minsan kasi yung skin natin is sobrang sensitive siya. Yung iba kasi medyo namumula siya or mahapde. Depende po yun sa skin natin. So yung sa akin kasi is ika 5th day ko na ata ngayon. So medyo mahapde na siya. Pero hindi naman siya yung namumula, yung kagaya sa iba na sinasabi namumula. Yung sa akin medyo mahapdi lang siya. Tapos if maghilamos kayo ng sabon, let it stay for mga 2 minutes lang. Kasi sa akin kasi ngayon yung mga 1 minute ko pa lang, sobrang hapdi na siya. So pero matolerate naman yung ano niya, yung pagkahapdi niya. So after noon, ano lang, every pagtapos mo maghilamos, lagyan mo lang siya ng ice cube para mawala yung ano, yung hapdi. So ayun guys, so ngayon 5 days ko pa lang siya ginagamit, 'di ba? Sabi, meron na siyang effect after 7 days. Actually guys, first time ko gumamit ng mga ganitong produkto sa pisngi ko kasi sa totoo lang, hindi talaga ako naglalagay ng mga yung mga Eskinol, 'di ba? Dati uso pa yung mga Eskinol. Hindi ako gumagamit dun sa face ko. So, yung ginagawa ko lang talaga is naghihilamos lang talaga ako ng sabon. Actually, wala naman akong specific na kung anong brand ng sabon yung ginagamit ko. Kung minsan nga, ano lang, water lang. Tapos, yun. Yun yung aside dun. Yung ano, yung kung makikita mo sa isang vlog ko, yung ginagamit ko is ice cube. Yun lang. Every night, ice cube lang siya. Or every morning. Yun. Kasi, nagpapaganda din yun ng yung face mo, parang yung mga pores mo dyan, nawawala. Yung mga blackheads mo, whiteheads mo, nawawala. So, guys, first time ko tong ginamit kasi nga, wala lang talaga akong magawa ngayon sa bahay kasi nga nasa quarantine period tayo. So, binili ko to siya noong September pa, 2019. So, ngayon ko lang siya ginamit. So, hopefully guys, mag-ano siya sa skin ko na ano yung tawag doon, nakalimutan ko yung parang babagay siya sa skin ko, parang hindi ba mag-irritate, parang ganun. So, para magkasundusin na ng balat ko. So, yun guys. So, hopefully sa lahat ng gumagamit dyan, maganda yung effect sa inyo at saka sana maganda rin sa effect sa akin. So, ngayon, 5 days ko pa lang siyang ginagamit. Kaya na po. So, actually, yung tigyawat ko dito, before ko siya ginamit, meron na dyan. So, yan. See you guys on my next video. So, kung meron po kayong gustong gawin ko or any suggestion na gusto nyong makita or gawin ko or any reviews na gusto nyo, comment down below. And then, sa next video ko, gagawin ko po yun. Thank you guys! Bye!